Hey, what's up mga boss? Mendengar slot sa iyo ng unit pala natin ngayon, ang legendary High Ace 1KD Engine. Ayan, makikita nyo mga boss, yung radiator niya nagli-leak ng coolant. At ito yung ipapalit natin, bagong radiator mga boss. Ayan, itinaasa nga natin yung unit. Dahil ang una natin gagawin ay magdi-drain tayo ng coolant. So yan yung first step mga boss. So step by step to. Ayan, so tinanggal na natin yung cover para ma-drain na natin yung coolant. At mabilis ang tanggal lang, 4 bolt lang naman ang nandyan. Ayan, so natanggal na nga natin at i-drain na natin yung coolant. Ayan, so ganda talaga kayo ng container para dyan. At ang next step natin gagawin mga boss is tatanggalin natin yung mga harness ng circuit controller ng radiator fan. Dahil dalawa ang radiator fan ito, dalawa din ang kanyang controller. So tanggalin na natin yung harness. At dagdag ko na lang rin mga boss, ang High Ace na D4D ay mayroong sub radiator. Ayan, so nasa gilid siya nakalagay at meron siyang sariling fan for cooling. Kaya bihira talaga mag-overheat ang High Ace dahil sa ganyang sistema na ginawa ng Toyota. At ang next natin gagawin is tatanggalin na natin yung mga coolant hose. Ayan, gumamit tayo ng adjustable plier para madali natin mabunot yung hose. So sa kabila rin, tatanggalin na natin. So yun, umuulan na nga ng coolant dahil normal talaga yan kapag cooling system yung tinatanggal mo. Ayan, so naglilinis na nga tayo dyan para hindi masyadong makalat yung coolant sa floor. Ayan, para iwas na rin nga mga dulas ka. At mas maganda rin magtrabaho kung malinis yung area mo. At konti na lang lilinisin mo kapag natapos ka na sa trabaho mo. At ang next natin gagawin ay tatanggalin na nga natin yung fan. So may 6 na bolts yan, so 10mm. Ayan, so tanggalin nyo lang. So 3 sa baba at 3 rin sa taas. So before that, hindi natin matatanggal yung isang bolt sa gitna dahil meron tong bracket. So may 2 bolt yan at 2 nut dyan sa gilid. Ayan, so tatanggalin nyo yan para may access kayo para matanggal nyo yung 10mm sa gitna ng ibabaw na part. At yun, natanggal lang natin yung bracket kasama yung circuit controller ng fan. At dito may access na tayo sa 10mm na bolt. Tatanggalin na natin yan. So 3 yan, isa dyan sa gitna at 2 sa gilid. Ayan, so isa dyan sa left side at meron din sa right side. So tanggalin nyo lang para matanggal nyo na yung fan. At dahil natanggal na natin yung mga bolts, so matatanggal na natin yung radiator fan. Ayan. At dito kitang-kita talaga natin yung leak ng coolant. Ayan. So ang next natin gagawin is tatanggalin natin yung reservoir or yung expansion tank. At ang next natin tatanggalin ay itong mechanism ng lock ng hood. So may 3 bolts yan, tanggalin nyo lang. At isusunod yung tanggalin is yung cable niya. At next natin tatanggalin yung mga bolts ng detachable front frame. At isusunod natin tanggalin yung bolt ng washer tank para maitabi natin sa gilid. At next, yung bolt ng bracket ng front fender na sa likod ng bumper. At dito, nagpatulong ako sa kasama ko para ibuka ng kundi yung fender para safety, walang matatamaan na parts sa pagtanggal ng frame. So yun, natanggal nga natin successfully. Ayan, so makikita nyo dito mga boss. So marami pa tayong tatanggalin dito. Ayan, so itong mga bolts na to, ito yung sa kanyang fan. So frame ng fan, so 2 yan, tatanggalin mo yan. At ito rin yung hose ng kanyang sub-radiator. Ayan, so dito yan nakakabit. So, ayan, tatanggalin na natin yung mga hose. Ayan. So, yung mga bracket ng fan frame. Ayan, tanggalin na natin. So, natanggal na nga natin. At hindi pa nagtatapos dyan mga boss. Marami pa tayong tatanggalin. So, ito yung step by step talaga mga boss. Para magawa nyo ng tama at mabilis yung trabaho nyo. At itataas na nga natin dahil may tatanggalin pa tayo sa ilalim. Ayan, ito yun mga boss, yung kanyang frame. So, itaas nyo lang. Ayan, so may mga leg yan. So, nakasalpak doon sa radiator mismo. Tanggalin nyo lang at matatanggal nyo na yung kanyang housing or frame. Ayan, so goods. So kung makikita nyo dito mga boss, clear na. May tatanggalin pa tayo dito sa harapan. Ayan, so may 3 fastener yan, plastic fastener. Ayan, so flip nyo lang yan. At may 10mm na bolt. So ang nakakabit yan is yung condenser ng aircon. At sa pagbukas nga natin dito, may nakita tayong patay na ibon. Ayan, so malakas siguro magpatakbo ang driver nito. At pinapakita ko sa hapon, ayan, tumawa siya. So ang next natin gagawin, dahil natanggal na natin yung mga 10mm na bolts, hilahin nyo lang siya paabante para kumala siya sa dowel. Ayan, so goods na yan mga boss. At tatanggalin na natin yung 10mm sa ibabaw. So sa case na to, hindi pa natin mabubunot yung radiator dahil may sumasabit pa. So kung sa ibabaw nyo siya tatanggalin or bubunutin, natanggalin nyo itong 2 elbow. Ayan, so 10mm na bolts na naman yan. So kapag natanggal nyo na yan, pwede nyo nang mabunot sa ibabaw. Pero kapag sa ilalim nyo siya dinaan, tanggalin yung isang elbow doon sa ibabaw. So nasa sayo na yan kung saan mo siya ipapadaan, sa taas
taas ba or sa baba. Ayan, so nabunot na nga natin safely. Ayan, at ito na yung bagong radiator at lumang radiator, at yan yung mga tinanggal natin. So marami-rami din. So sa case na to, hindi ko na ipapakita yung pagkabit niyan, dahil kapag natanggal mo yan successfully, so alam mo na yan, ibalik. Ayan, so ang engine ito is 1KD50B. Ayan, so legendary na sa Pilipinas to. Ayan, so open na natin yung bleeder dahil magbe-bleed na tayo ng coolant. So may iba't ibang paraan naman tayo ng pagbe-bleeding. So ito yung paraan namin dito sa Japan, mga boss. So ang ratio pala namin ng coolant is 50% ang coolant at 50% din ang tubig. Ayan, mga boss. So tubig na yung tinalagay ko dyan. So goods na yan kapag umabot na siya sa B level. Ayan, so start na natin yung engine. Ayan, so yun, umundar na nga siya. So ang ulo pala nito, mga boss, is 193,000 plus. So ang gagawin natin, mga boss, pandarin lang natin siya ng mga 10 to 20 minutes. Tapos dahil sinirado natin tong bleeder kanina, so buksan natin ulit habang naka-close yung kanyang reservoir. Yan, kung makikita nyo, mga boss, kunti lang lumalabas nyan. Yan, may mga bula-bula. Yan yung hangin sa sistema, mga boss. Makikita ninyo. So yan yung ikalawang steps na ginawa natin sa pagbe-bleed cooling system ng Hi-Ace. So may isang paraan dito, mga boss, is gagamit ka ng isang SST. So tinatawag yun na vacuum coolant filler. Kasi siyang gagamitan, nagagamit ka ng hangin para mag-vacuum siya ng air sa sistema at papalitan niya ng coolant. At mabilis ang proseso na yun kaysa dito. Kasi step by step to. Ayan, kung makikita nyo dito, mga boss, sa kanyang bleeder, so unti-unti siyang humihina dahil nga sa kadahilanan na mayroon siyang cover doon sa kanyang reservoir. Ayan, so ang next step natin gagawin, mga boss, bubuksan natin ang takip ng kanyang reservoir or kanyang expansion tank. At dito yung last process, mga boss. Ayan, open na natin yung bleeder. Ayan, so kung mapapansin nyo dito sa stage na to, mga boss, ayan, so malakas na siya, sumirit. Ayan, yun yung hangin pa, mga boss. So i-observe nyo talaga siya hanggang sa buo na. Ayan, kumbaga hindi na siya pumipitik-pitik. Ayan, so buo na yung sirit niya, mga boss. Yan yung last process ng pagbe-bleeding natin ng cooling system ng Hi-Ace. So applicable naman to sa ibang sasakyan, pero dito talaga sa Hi-Ace, ito yung proseso. Ayan, makikita nyo, mga boss, solid na yung kanyang sirit. Ayan, so goods na yan. At yan yung ating tips, mga boss. Sana may nakuha kayo. At salamat. Please follow, like, and share kung nagustuhan mong video na to. At thanks for watching. God bless sa lahat. Bye-bye.